Kende ko. Ayan, another day, another entry na naman tayo for today's video. So, ngayong araw nga mga Kende ko, ay wala muna kaming labas dahil medyo masakit ang aking ulo at si Dudong Caleb naman ay nagkaroon ng rashes sa puwet. Paano ba naman kasi mga Kende ko ay napakahirap niyang linisan. Siya ang nagdesisyon kung kailan niya gustong linisan at alisin ang kanyang pupo. At eto na nga ang yung Inday Maria ay umentry na naman sa aking munting kusina. At habang nagkuhugas nga ako mga Kende ko ay nanonood kami dyan ni Inday Sophia ng horror. Alam nyo naman ako, mga Kende ko, napakahilig ko talaga sa mga horror na palabas. Gustong-gusto ko kasi talaga yung tinatakot ko ang aking sarili. Ay, may pa ganun? Mamaya nga sana mga Kende ko ay pupunta kami doon sa lala ni Dudong Caleb. Kasi nga sabi ko ay tatapusin ko lang yung aking gagawin tapos pupunta kami. Pero sana ay maging maganda yung panahon kasi kanina nung nag-entry ako ng aking reel sa labas ay bigla na lang umambon. Kaya ayun, habang nagsasayaw ako doon na may hawak na walis tambo ay nagpapaambo na lang talaga ako mga Kende ko para makagawa ako ng sarili kong entry for today's video sa aking mga reels. So sino ba naman kasi mga Kende ko ang tatama rin na mag-entry ng mga reels sa araw-araw ay ngayong palaging nare-recommend ni Daddy Meta ang aking mga reels sa mas malawak na audience. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga dahil kada upload ko ay maya-maya ang taas na agad ng views. Maraming salamat po talaga sa lahat mga nanonood at nagsishare at nagko-comment sa aking mga video. Utang na loob ko po talaga sa lahat ng mga viewers ko ang pagtaas ng aking mga views. Kasi nga kung hindi po dahil sa inyo ay hindi ko po yan mararanasan. Yung bigla na lang tataas ang aking mga followers. Tapos yung mga reels ko ang tataas na rin ng mga views. Thank you po talaga sa mga followers at non-followers ko. At syempre, huwag din natin kalimutan mag-thank you sa ating Panginoon na lagi talagang gabi-gabi ko pinagpipray ang aking mga entry. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga dahil palagi niya akong binibigyan ng chance para magsipag. Kayo din ba mga Kende ko ay kagaya ko nakakaramdam din kayo ng pagkatamad, pagkapagod sa paggawa ng mga entry? Ako kasi talaga mga Kende ko minsan parang ayoko nang gumawa. Kaso pag iniisip ko nandito lang naman ako sa bahay tapos kahit pa paano may pasentavos na earnings. Kaya ayun sinisipag na naman ako tapos gagawa na naman ako ng kung ano-anong kalukohan. Pero bago yon ay nagre-reply muna ako o kaya kung sino yung mga dadaan sa newsfeed ko nagko-comment ako. Minsan nga mga Kende ko ay parang gusto ko lang mag-comment sa mga entry nila. Tinatamad kasi ako minsan. Buti na lang talaga mga Kende ko tuwing pinanghihinaan ako ng loob ay nandyan si Inday Sophia na palaging nagsasabi na sayang naman daw yung mga video na ginawa ko noon. At ngayon pa daw pa ako titikil kung kailan marami na akong bashers ay taray may pagganar. Naligo na nga rin dyan si Dudong Caleb mga Kende ko dahil ang sabi ko nga ay aalis kami. Kaso bigla namang umulan kaya eto inayos ko muna yung violation sa aking in-stream ads kasi parang di ko alam para siyang may something na nangyari ay may taray yung pagganan. Kaya sabi ko kay Day Sophia ay hiramin ko muna ang kanyang laptop dahil dun kasi mas mabilis magkakalikalikot lalo kapag sa mga nasa Meta business suit ka na na website. Kaya sabi ko sa kanya ihiramin ko muna saglit. Kaya lang ewan ko ba bakit parang stress na stress ang mukha ko dyan. Ang hirap-hirap naman kasing magkalikot talaga mga Kende ko lalo kapag hindi ka naman talaga ganun-ganun ka galing sa computer. Buti na lang talaga kahit papano ay kapag meron akong hindi alam ay nagtatanong ako kay Inday Sophia. Kaya thank you talaga sa aking Inday Sophia na lagi nakasupport sa akin. At ayan na nga, medyo na-stress na naman ako sa aking nakikita. At habang nagla-laptop nga ako, maya-maya ay umalis si Dudong Caleb. At ayan, humihiga na ang batang inaantok. Paano ba naman kasi, hindi talaga siya natutulog sa hapon. At nung nakita nga yung binivideo ko siya, ay may pa-smile-smile na naman talaga. Kakatuwa talaga itong inyong Dudong Caleb dahil alam na talaga niya. Pag nakatutok sa kanya yung cellphone, feeling niya lagi siyang binivideo. Eh, totoo naman kasi mga Kende ko, ay talaga naman binivideo ko siya. Napaka-cute din talaga ng aking bunso mga Kende ko. Kayo ba ay nakukutan din sa aking bunso? Okay lang naman kahit hindi. Cherries, may ganun. At eto, nung bago nga kami matulog ay niyaya ko si Inday Sophia na mag-food trip nga kami ng tapos isasawsaw namin sa suka. Hindi nga kasi kami nakapunta dun sa kanyang lala kasi nga umulan ng malakas. At ayun, sabi namin bukas na lang kami pupunta para bitbitin si Kaliblib doon. At ayun, may pasawsaw na naman sa suka na maanghang yung Inday Maria. Kayo ba mga Kende ko, nagkikrave din kayo ng ganyan? Yung parang balat baka ba yan? Tapos sinasawsaw sa suka na maasim at maanghang na maanghang. Gustong gusto ko talaga yan mga Kende ko, lalo na kapag
Nararamdaman ko yung asim at anghang ng sili. So yun lang po mga kenday ko, kung kayo ay isang content creator na tinatamad din paminsan-minsan, huwag na huwag po kayong hihinto at magpatuloy lang po tayo palagi. So yun lang po, God bless!